Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Muli sa oras na ito ay dadako po tayo sa ating pong gawain ang prayer meeting. Yaman ngayon po ay Friday muli. At sama-sama po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos at mamaya ay sama-sama rin po tayo na mananalangin. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ating pong pinamagatang Pray to Win. Sa Psalms 108, Verse 13, ganito po ang ating pong mababasa. With God on our side, we will win. He will defeat our enemies. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli sa oras na ito, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa ibinigay mong pagkakataon upang kami muli ay tunghayan namin, Panginoon, ninyong mga salita. Salamat po muli dahil araw po muli ng Biyernes kung saan kami po ay sama-sama na mag-aaral ng inyo pong mga salita. Sama-sama kaming mananalangin. Samahan niyo po lamang kami sa oras na ito sa aming pong sama-samang pong pag-aaral ng inyong mga salita. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang inyong mga salita. Ang lahat na ito ay samadalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Once again, ang ating title ay Pray to Win. Okay? So, ibig sabihin, hindi lamang tayo basta-basta mananalangin dahil sinasabi o hindi lamang basta mananalangin dahil kailangan o hindi lamang basta may masabi sa pananalangin. Ang panalangin ay katulad ho ng pakipagbaka na kung saan ay kinakailangan talaga tayo ay manalo. Okay? Sabi nga, life is just a battle. In this world, we have so many troubles and tribulations. Marami ho tayong pakikibaka sa buhay, sa mundong ito. We battle against our life. So alam po naman natin na buhay talaga ay medyo mahirap. Ang buhay ay hindi ho madali, kaya mayroong mga pakipagbaka po dyan. We battle against our behavior. Minsan yung ating ugali ay hindi ho talaga ayos, minsan hindi tama, kaya kinakailan ay sikapin talaga natin na isaayos ang lahat ng ito. Kaya nakipagbaka pa ho tayo dito kung minsan dahil meron tayong mga kinagawian na mga ugali na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kaya ito ho ay nakakasira ng ating pagkatao kung minsan. Okay, we battle against our needs, no? Sa buhay nito, napakarami natin mga pangailangan sa buhay, financial, physical, spiritual, yan, no? Ay napakarami natin pangailangan sa buhay. Ang lahat na ito ay hindi ho madali na makamtan. Kailangan natin ng pagkipaglaban talaga para makamtan natin ang mga bagay na kailangan natin. Sometimes we also battle against our family. Lalo-lalo na kapag ang ating pong pamilya ay hindi po tayo kasundo o kaya hindi ho pariha mga mananampalataya. Minsan talagang struggle ang buhay sapagkat hindi lahat ng kasama minsan sa pamilya ay sang-ayon sa ating pong mga ginagawa. We battle against our schoolmate, lalo sa mga estudyante. Ano po, hindi lahat ng classmates o schoolmates ay talagang kasundo. Kaya minsan ay meron talagang mga nagkaroon ng salungatan ng buhay o prinsipyo sa buhay. Ano po, minsan we battle against our workmate, sa mga nagtatrabaho. No, hindi lahat ng mga kasama natin sa ating pong trabaho ay kasunduho natin. Minsan marami po diyan nang naiinggit talaga, no? We also battle against our neighbor. Minsan yung ating pong mga kapitbahay, yun ho madalas ho natin minsan na nakakaaway, no? Yung madalas natin nakakasama, sila yung nakakaaway ho natin. Ano po? Kaya hindi ho minsan lahat hindi lahat ng kapitbahay ay kasunduho natin. Yan, we battle against doon sa kanila dahil hindi po nagiging laging maayos ang relasyon. Okay? We battle against our enemies. So pagkamatindi ho tayo ng away, may mga tao din umaaway ho sa atin. Mayroon tayong mga kaaway na talagang mga tao hindi natin kasundo sa buhay. And higit sa lahat ay we battle against sickness. Okay? Minsan yung mga sakit at karamdaman ay ating pong kalaban din po natin sa buhay yan, mga problema, yung kamatayan, okay? Finances, at higit sa lahat, si Satanas,
no, andiyan pa lalong umuudyok para tayo ay kalabanin upang tayo po ay ibagsak, kalabanin sa magitan po ng iba't ibang sitwasyon ho ng buhay. Kaya kinakailangan bilang mga mananampalataya, since we are in a battle, we must pray to win. Okay? Kaya nga sabi ito, the most dangerous battle that we have is in spiritual, because we could not see our enemies. No, yun know, talaga ang truth, ang katotohanan na po. Madalas ang pinaka-dangerous daw po, pinaka-mahirap o pinaka-mapanganib na kalaban po natin ay ang pakipaglaban sa spiritual, sapagkat yung ating pong kaaway ay hindi po natin nakikita. Okay? At the same time, ay sabi nga, we are not used to fight spiritually. Hindi ho tayo sanay na makipaglaban spiritually. Ang madalas kapag sinabing labanan, awayan, ay physically lang ho, no? Pero pagdating sa spiritual battle, ay hindi ho tayo sanay ho diyan, kaya minsan talaga nag-i-struggle tayo sa buhay. But sabi to, the only thing to win our battle is to let God be on our side. Without God, we are loser. Yun dapat nating tandaan, no? Kinakailang katabi daw po natin ang ating Panginoon, kasama natin ang ating Panginoon upang tayo po ay magtagumpay sa pakipaglaban. Sabi pa rito, our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world of world powers of this dark of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens, no? You know, ang binabanggit po sa Ephesians chapter 6, no? Na hindi po laman at dugo ang ating pong kalaban, kundi ho ang mga authorities, spiritual forces of this dark world. Ano po? Kaya nga ho, the only way to battle against them is by prayer, using the spiritual weapon of God. We must fight using the Word of God. We must fight using the power of the name of Jesus. We must fight using the power of the blood of Jesus. No? Kaya yun lamang po ang weapon na mayroon ho tayo. Kaya kinakailangan ho tayo makipaglaban. But in our prayer, we must pray to win. Bakit kailangan tayo manalangin para sa pagtatagumpay o para manalo? Okay, sa oras na ito, sa ating pag-aaral, ay remember the word win. Okay? Kung saan yung salitang win, it is an acronym, kung saan ay ito'y pagsasabi na ang pananalangin ay kinakailangan manalo. Okay? W stands for warfare, I stands for intercession, and N stands for necessity. Okay, tingnan po natin. Number one, prayer is a warfare. Doon sa Ephesians chapter 6, basahin lamang po natin, ano po, Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang verse 18, ganito po ating pong mababasa. Ang maluting kaloob ng Diyos. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang na mayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Verse 13, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Verse 14, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo saan? Sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo.
Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Yan, no? So, sinasabi po doon ng ang panalangin talaga, it is a warfare. Ito ay pakipaglaban. Okay? Kaya nga, sabi ito, when we pray, we must be determined to win. Kinakailangan determinado po tayong manalo. Bakit kailangan determinado? Sapagkat we are on the winning side. Tayo po ay nasa panig po ng tagumpay at ang Panginoon ay ang ating pong kasama. Kaya nga ho siyang makipaglaban sa atin. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors. No, higit pa tayo sa mga mananagumpay sapagkat si Kristo Jesus ay nagtagumpay na. Kaya tayo nakabilang po sa ating Panginoon Jesus ay higit din sa mga mananagumpay. Okay? Kaya nga ho sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mayroon tayong tagumpay at ang tagumpay natin ito ay nasa Panginoong Heso Kristo. Yan. Kaya nga ho, determinado tayo na talagang manalo sa pakipaglaban sa pananalangin sapagkat alam po natin tagumpay na ho tayo. Okay, isa pa na dapat nating maintindihan in our warfare, when we pray, we must be aware of our enemies. No, kinakailangan aware din po tayo doon sa ating pong kalaban. At tandaan po natin mabuti, ang Diablo ay ang kanya hong ginagawa, ang inaatake niya sa atin ay hindi naman yung physical, hindi naman yung ang inaatake niya sa atin ay walang iba kundi yung ating mind, no? Yung ating pong kaisipan. Sabi nga ang isip natin, it is the battleground, no? Ito yung lugar na kung saan ay nandiyan nakipaglaban ang Diablo. Kaya ho, kung ano po yung inudyok sa ating utak at yun ho ang ating nagiging pagpapasya minsan sa buhay. Kaya madalas kapag maliho ang ating pagpapasya, ibig sabihin maliho ang naiudyok sa atin ng kaaway. Kinakailangan matutuka tayong mamili ng tama sa mga pagpapasya sa buhay sapagkat ang pakipaglaban natin ay nasa isipan po natin. Sabi ng 2 Corinthians sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, ganito pong ating pong mababasa. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamagitan ng sanlibutan. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapahuguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng matataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Yan, no? Yun ho ang ginagawa ni Apostol Pablo. Sinisikap niya na bihagin ang isipan ho ng tao upang tumalima daw po kay Kristo. Importante po yan sa atin. Kaya nga ho, yamang ating pong isipan, ito ho ang laging tinatarget po ng kaaway ng Diablo. Kinakailangan ang ating pong isipan ay talagang tumalima ho kay Kristo. Kay Kristo ay nakatuon upang huwag po tayo matalo ng kaaway at huwag po tayong maudyukan upang gumawa ng mga mali at kasalanan. Kaya sabi nga sa Bible, ano po, sa Romans chapter 12 verse 2, we must renew our mind. Okay? Do not conform to the pattern of this world, but be yet transformed by what? By renewing of your mind so that you may know what the will of God is. Kinakailangan mabago yung ating pong kaisipan. Punuin natin ito ng mga salita ho ng Diyos, yung ating isip, sapagkat kapag puno ito ng salita ng Diyos, mga bagay na mabubuti ang ating pong mapagpapasyahan sa buhay at hindi tayo matatalo ng kaaway. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, whatever is good, whatever is noble, whatever is right, whatever is trustworthy, then sabi doon ay everything, no? Sabi to, think these things. Ilagay daw po natin sa ating isipan, sa ating utak, ang mga bagay na tama, makapuri-puri, mabuti,
lahat ng mabubuting bagay ilagay natin sa ating isipan upang ang diablo, ang kaaway ay wala na o siyang maging puwang sa ating isipan. Kaya pakipaglaban kasi ang buhay, okay? Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang verse 9, the enemy is like a roaring lion looking for someone to devour. Ano po? Naghahanap lamang siya ng masisila. Andiyan na siya, aligid sa ating pong utak, sa ating pong kaisipan. Ano po? At naghahanap siya kung sino po yung mga tao na kanya hong pwedeng silain. Kaya nga, sabi to, pangatlo, when we fight in prayer, always understand that God is fighting for us. O, dapat maintindihan din po natin sa pakipaglaban natin na hindi lamang ho tayo nag-iisa. Sa pakipaglaban na po natin, dapat maintindihan natin na ang Panginoon ang ating pong kasama at siya ang tutulong sa atin at siya makipaglaban para sa atin. Kaya ang sabi ng Deuteronomy chapter 3 verse 22, sinabi ho kay Joshua, sabi doon, do not fear for them, for the Lord your God is the one fighting for you. Yeah, huwag kayong matakot, huwag kang matatakot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang siyang makipaglaban sa inyo. Yan, di ba? Kaya ang Diyos ang lalaban para ho sa atin. Tandaan po nating mabuti, yun ho ang pangako ng Panginoon kina Joshua noon, yun din ang pangako ng Diyos sa atin ngayon na tayo ay nakipaglaban man, still God is on our side, no? Yamang ang Diyos ay sa atin ay tayo po ay tiyak na mayroon pong panalo. Kaya sa ito, if God is for us, who is against us? Wala hong pwedeng sumalungat o lumaban po sa atin dahil ang Diyos ang kasama po natin. Okay? So, yun po, no? Prayer is a warfare. Okay? Number two, prayer is an intercession. Okay? Ang panalangin, ito rin po ay panalangin para ho sa iba. So, 1 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang verse 2, ganito po ang ating pong mababasa. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kamanalan. Okay? Kaya ito yung tinatawag na intercession, okay? Ipaabot daw po sa Diyos ang lahat po ng kahilingan, hindi lamang sa lahat ng tao, hindi lamang sa lahat ng tao kundi lalong-lalo na sa mga may kapangyarihan, sila po na mga nasa gobyerno, okay? We must pray for them. Kaya nga pag sinabing intercession, intercession means standing in the gap o kaya praying in behalf of others, okay? Ito yung pananalangin para ho sa iba. Kaya sa ating intercession, we must also be determined to win, okay? To those whom we are praying, no? Kinakailangan determinado tayong mapanalunan po sila na ating pong ipinapanalangin. Sapagkat as a Christian, it is our duty to pray unang-una for our nation, di ba? Tayo po ang inaasahan ng Diyos na manalangin para sa ating pong bayan. Kaya ang bayan natin ay napakaraming problema. Ang bayan po natin ay marami hong kasamaan, kalikuan, graft and corruption. So therefore, as Christians, it is our responsibility to pray for them na manalo ho talaga tayo laban sa pakipagbaka na ito na kung saan ay manalo ang katuwiran at kabanalan sa ating pong bayan. We must pray also for our government officials, di ba? Mula sa ating presidente, mga ating vice president, mga senators and congressmen, mga local government, God, mayors, barangay captains, silang lahat na mga nasa gobyerno, kinakailangan po natin ipanalangin. Panalangin po natin sila, mag-intercede pa tayo para sa kanila upang sila po ay makagawa ng tama sa kanilang mga pagpapasya para sa kapakanan ng ating pong bayan. Okay? We must also pray for our family, no? Kasi ang ating mga pamilya, napaka-importante po yan na sila ay magkaroon ng kaligtasan sapagkat hindi natin dapat gustuhin
na tayo lamang ang mapupunta sa langit, ngunit ang ating mga mahal sa buhay ay mapupunta sa impyerno. So therefore, we must pray for our family, na lalong-lalo sila na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi nga, the family is the basic unit of the society. Kasi ang kung ano po daw yung pamilya, yun ang kalalabasan ng bansa. Kaya kinakailangan ang bansa na para maging maayos, maging maganda ang bansa, kinakailangan maging maayos din po ang ating pong mga pamilya. Okay? Our loved ones, yung mga mahal natin sa buhay, kung tayo po ay mayroon po mga asawa o kaya anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon, magulang na hindi pa nakakilala sa Panginoon, patuloy natin sila ipanalangin, and we must have to pray for them upang sila man din ay mapanalunan natin sa pamagitan po ng panalangin. Okay? Importante po yan para ho sa atin. Our friends, hindi po pwede na mga kaibigan ho natin ay hindi natin ipinagpipray para ho sa kanilang kaligtasan. We must pray for our friends. Kaya napaka-importante para sa atin na tayo bilang mga nanampalataya, our friends must be believers also at the same time, di ba? Kinakailangan mananampalataya din po sila. Kaya hindi nga, sabi ng Bible, hindi dapat tayo nakikipamatok o nakipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya sapagkat wala hong kaugnayan ang masama at ang mabuti. Kung tayo pa yung mga mabuting tao, ang ating mga kaibigan, hindi dapat mga masasamang tao. Kaya nga sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya kung ang kasama mo, ang makasama mo, ang makaibigan mo ay mga lasinggero, parang lasinggero ka na rin, no? Eh kaya nga importante sa atin na nanatili ho tayo na matuwid at banal sa harapan po ng Diyos, and we must always pray even for our friends, no? At hindi lamang yung ating pong mga neighbors na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kapitbahay natin, okay? Mga kabarangay natin, patuloy natin ipanalangin ito sa Panginoon upang sila man din ay makakilala sa Diyos. Kaya ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5, God wants all people to know the truth and all may be saved. No? Gusto ng Panginoon, hindi lamang sila maligtas, kundi makakilala din po sa katotohanan upang sina ng mga tao ay magkaroon ng makasama din po natin sa kanyang karian. Kaya tandaan po natin, napa-importante po ng intercession, yung pananalangin para po sa iba. Even Jesus, ano po, maging si Kristo Jesus, he prayed for the sinners whom he was, when he was hanged, okay, on the cross. Nung siya nakapako sa cross ng Kalbaryo, ang panalangin po ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Okay? Patawarin mo sila pagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Yun ay panalangin ng pag-intercede ng Panginoon doon sa mga tao na nangailangan ng kanila ng tulong ng Diyos sapagkat sila ay mga makasalanan. Diba? Importante yung pananalangin o intercession. Maging po si Pedro, naalala po natin sa Luke chapter 22 verse 31 to 33, ang sabi po ng Panginoon sa kay Pedro, Pedro, hinihiling sa akin ni Satanas na ikaw ay ligligin katulad po ng pagliglig sa trigo. Ngunit, ipinanalangin na kita. I have interceded for you. Sabi nga ng Panginoon, ipinanalangin na kita na huwag kang mahalaglag. Ngunit, sabi niya, kapag balik mo, ay alagaan po ninyo ang iyong mga kapatid. Okay? So, ang sinasabi po ng Panginoon Jesus dito, because of the intercession of Jesus, Peter, si Pedro ay nakabalik. Okay? Kaya nga hanggang ngayon, ang ating Panginoon Jesus, siya po ay buhay, o hindi siya nanatili sa libingan, sa ikatlong araw, siya pa ay muling nabuhay, umakyat dun sa langit, at umupo sa kanang trono ng Diyos, at ang kanyang trabaho, he intercede for those who come to God. Kaya sa paglapit natin sa Diyos, sa pamagitan ng Panginoon Kristo, si Kristo Jesus ang ating pong tagapamagitan. Hebrews chapter 7, verse 25. So, prayer is an intercession. Okay? Pangatlo, prayer is necessity or it is a need, no? Ang panalangin, ito ho ay kailangan po natin. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid, manalangin ng na huwag magsawa-sawa sa panalangin, no? Yun ho ang sinasabi po ng Bible. Bakit? Kasi ang panalangin, it is a necessity. Prayer is compared to an air that we
breath, no? Ito ay hinahalin tulad sa hangin na ating pong hinihinga, na kapag ang hangin ay nawala, tiyak mamamatay ho tayo. So it is necessity, kailangan po natin. Kaya nga sa mga hospital, sa halimbawa, pag nahirapan ng huminga ang isang tao, ay nilalagyan ng oxygen para tulungan na huminga. Bakit? Kasi ang hangin ay napaka-importante sa buhay po ng tao. Okay? Sabi nga, prayer is a need, not a want. Okay? Kaya hindi tama na mananalangin ka lang dahil gusto mong manalangin. Kailangan mong manalangin kasi kailangan mo ito. Okay? Mananalangin tayo kasi kailangan po natin. Sapagkat kapag hindi tayo nagpe-pray, ay wala ho tayong kwenta, wala tayong buhay. Kaya nga sabi to, prayer is life. Okay? And that life is in Jesus. No? Kaya kapag wala kang kaugnayan sa Panginoon, hindi ka nakakonekta sa buhay, wala kang buhay. Kaya nga ho, sabi ng 1 John chapter 5 verse 12, ang pinananahanan ng anak ay may buhay, at ang hindi pinananahanan ng anak ng tao ay wala hong buhay na walang hanggan. Kaya importante po ang ating Panginoon Jesus na pinagmumulan ng buhay, the source of life. No? Importante po sa atin yon. So, sabi nga, prayer is necessity. Prayer is a need. No? Kailangan po natin yon. Kasi kung wala hong panalangin, wala hong tagumpay ang buhay. Okay? Kung walang panalangin, patay ho tayo. Importante ang panalangin sa ating pong buhay. Kaya nga ho, pray to win. W stands for warfare. I stands for intercession, and N stands for necessity. So, ang panalangin ay ginagawa ito para ho manalo. Since we are in a battle in our daily lives, let us therefore put our trust on God and let Him fight for us. Okay, let Him fight for us. Let us always pray to communicate with Him, our commander. Kaya para tayong mga sundalo, no, na kung saan ang ating Panginoon, siya po yung ating pong commander. So therefore, ang kanyang utos, manalangin, at ang pananalangin natin ay kinakailangan manalangin para magtagumpay o manalo. We must pray to win. Amen? Once again, doon sa Psalms 108 verse 13, with God on our side, we will win. He will defeat our enemies. Yung COVID-19 na ito ay hindi po natin nakikita. Natin pong kalaban sa ngayon, hindi po natin nakikita. Kaya yun ay talagang parang spiritual battle talaga, no? Na kung saan ay nakipaglaban po tayo sa laban sa coronavirus na ito. Hindi natin alam kung saan tayo po pwesto, hindi natin alam kung anong gagawin natin, but still we are battling against this coronavirus, no, na ating pong naranasan ngayon. So therefore, wala ho tayong weapon, kundi ang manalangin talaga, using the name of Jesus, using the blood, the power of the blood of Jesus. Kinakailangan manalangin po tayo, gamit din po ang salita ng Diyos na siyang nagpapalakas po sa atin. Okay? Importante po yun sa buhay natin. And we must pray to win. Kaya natin to, mapapanalunan din po natin ang coronavirus na ito. At tandaan po natin mabuti, greater is He that is in us than He that is in the world. Kaya fight lang, laban lang para manalo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama muli, maraming pong salamat sa inyo pong mga salita na aming po napagbulay-bulayan, napag-aralan sa oras na ito, na siyang patuloy na nagtuturo sa amin na sa panahon ng aming pong mga pananalangin, kailangan po namin ay magtiwala ho sa inyo. Kami po'y manalangin upang manalo, Panginoon aming Ama. Thank you so much because we are on the winning side, dahil ikaw po ay nagtagumpay, Panginoon, at kami po ay kapanig po ninyo. Ang inyong panalo ay panalo din po namin. Salamat po. Pagpalain niyo po, Diyos, ang inyong mga salita sa aming mga puso. Tulungan niyo kami na lalo pa kami, Panginoon aming Ama, magtagumpay sa mga pakipaglaban
paglaban, maliliit na pakipaglaban sa mundong ito, alam po namin, Panginoon naming Ama, we are more than conquerors. Salamat po Diyos, pagpalaan niyo ang mga salita mo sa aming mga puso at lagi nawa ito magpaalala sa amin na kayo lamang ang higit na may magagawa para sa aming mga buhay. Ang tagumpay ng tagumpay niyo ay tagumpay din po namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So sa ating pagpapatuloy, yamang ngayon po ay Biyernes, ay sama-sama muli tayo sa pananalangin. Sa pananalangin po natin ay nais po natin idulog muli sa Diyos ang ating po mga prayer request. Katulad po ng ating pakipaglaban, pakipagbaka tungkol sa coronavirus na ito, patuloy natin ipanalangin. Ito pimasog po na. Then, panalangin po natin ang ating pong gobyerno na sila po ang mga nagpapasya patungkol po sa pagpapatakbo ng ating pong bansa, kung ano po ang maayos at tamang desisyon. Pag-pray po natin, bigyan sila ng wisdom ng ating pong Panginoon, lalong-lalong ng ating pong presidente. Yon, ipag-pray din po natin yung ating pong mga frontliners na silang patuloy na nakipaglaban, especially yung mga doctors, nurses, at yung mga PNP, mga sundalo, ano po, at maging po ang mga volunteers. Pag-pray po natin sila na sila po ang mga nakipaglaban sa maharap sa mga sa digmaan na ito, nawa sila huwag man hawaan sa mga sa coronavirus na ito sapagkat sila ay may mga pamilya rin po na kanilang inuuwian. So ipag-pray din po natin na sana ay talagang ma-implement na o matuklasan na po yung ano yung talagang antidote para po sa virus na ito. Yung vaccine ano po at kapag may natuklasan ay ma-implement na, maibigay na doon sa mga pasyente para sila ay gumaling at makita talaga kung ano ang bisa nito. Then ipag-pray din po natin maging po yung ating po mga churches, yung ating po mga lingkod ng Diyos, ano po, yung mga kapatiran, patuloy natin panalangin na huwag pong bibitaw, magpatuloy lamang sa paninilbihan sa Panginoon, especially sa panahong ito na kung saan ay nagbabadya na muling pagbabalik ng ating Panginoon. So therefore, tayo po ay kumapit lang sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos sa aming Ama. Salamat po muli sa inyo pong mga pangako, Panginoon, sa amin na kami na inyo pong mga anak ay hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Kaya sa inyo lamang kami lumalapit sa inyo, Diyos. Umaasa na ikaw lamang higit na may magagawa. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, who is in control of everything. Wala pong nalilingid sa inyo, Panginoon, aming Ama. Kaya kami ay nagpe-pray, kaya po kami ay lumalapit sa inyo sapagkat kami po ay naniniwala na nasa inyo lamang ang higit na kapangyarihan, sa inyo lamang ay mayroon pong kasagutan lahat ng problema na aming pong pinagdadaanan. Panginoon, nasa panahon po kami ng makipagbaka laban sa coronavirus, Panginoon aming Ama, na nangyayari at lumalaganap hindi lamang sa aming bansa kundi maging sa buong mundo. Dakilang Diyos, we pray Father God na ang pandemic na ito, Panginoon, ay nawa ay masog po na po sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, kapangyarihan ng banal na espiritu, kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoon Jesus Kristo, kapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoon Jesus, ang coronavirus na ito ay masog po na po at tulungan niyo kami o Diyos sa aming Ama na ito po ay mawala na po lalo-lalo sa aming pong bansa. We also pray Father God maging po sa aming pong gobyerno, Panginoon, lalo na aming presidente na bigyan mo sila ng wisdom, knowledge o God upang sa kanilang mga pagpapasya, Panginoon, na dapat nilang pagpasyan para sa kaayos sa ikaw, lalo po na aming pong bansa. We pray na ang kanilang pagpapasyan nagmumula lamang sa inyo, ayon sa inyong kalooban para sa kapakanan ng aming pong bayan. Salamat po Diyos sa mga implementation ng batas, Panginoon naming Ama, na ito po ay susundin ng bawat mamamayan. And we also pray for our nation, O God, ang aming pong mga kababayan, Panginoon, mga Pilipino ay maging masunurin sa batas, nawa sundin, Panginoon, ang mga pinag-uutos ng aming gobyerno para sa kaayusan at katagumpayan po ng aming pong bansa, o Diyos, aming Ama. Salamat din po maging po sa inyong patuloy na pag-abot sa buhay ng bawat isa po sa amin, lalong-lalo, Panginoon, aming Ama, na mga
Pilipino ay inyo pong ingatan laban po sa COVID-19 na ito, Panginoon. Sila po na mga infected na mga nagkakasakit, Panginoon. We pray for them, Lord, na bigyan mo sila ng malakas at malusog na pangatawan at mga kagalingan, Panginoon, na mga upang makarecover po sila ng mga infected sa coronavirus na ito. And we also pray, Father God, even for our frontliners, na sila man din ay magpatuloy, Panginoon, naming Ama, na ingatan niyo po ninyo, protection po ninyo ang kanila pong katawan, ang kanilang buhay upang huwag silang mahawa sa mga pasyente, O God, at maging po lalo ng mga doctors, lalo ng mga nurses, O God, na sila po ang talagang gumagamot doon sa mga may sakit, mga volunteers, Panginoon, naming Ama, maging po ang mga PNP, mga sundalo, tahanod, Panginoon, na sa nangangalaga ng kapayapaan ng aming pong mga bayan, Panginoon, naming Ama, we pray for them, ingatan niyo rin po sila, lalo-lalo, Panginoon, sila na may nangangalaga ng aming kapayapaan, sapagkat huwag po nawa din sila mahawa ng coronavirus na ito, sapagkat sila may mga pamilya din po na inuwian. Lord, salamat po at nakikita po namin, Panginoon, na as of now ay patuloy pa rin pong tumataas ang patuloy pa rin pong tumataas, Panginoon, ang bilang ng mga taong na-infect. Ngunit alam po namin, Panginoon, naming Ama, you are still in control of everything at nothing is impossible with you. Wala naman po nalilingid sa inyo, Panginoon, kaysa inyo kami lubos na umasa, nagtitiwala at pinagkatiwala po namin sa inyong lahat. At sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin nga rin po namin sa inyo, maging po ang pagtuklas, Panginoon, naming Ama, ng vaccine or antidote, Panginoon, para po sa coronavirus na ito, na may pagkalob po ninyo, Diyos, doon sa mga naghahanap po ng solution nito. We pray for your wisdom, Father God, na pagkalob mo sa mga tao, Panginoon, naming Ama, na naghahanap po ng solution para po sa coronavirus na ito. Lord, salamat po at sa oras na ito, dinadalain din po namin, maging po ang inyo pong mga iglesia, ang inyo pong mga lingkod, Panginoon, naming Ama, na sa kabilang banda ay patuloy, Panginoon, naming Ama, ng alaga sa mga spiritual na pangailangan ng inyo pong mga anak, Panginoon, naming Ama, we pray na patuloy mong bigyan ng lakas ng loob, kapangyarihan, Panginoon, naman, na magpahayag pa rin po, may pangarap pa rin po ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao upang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan upang sa pagbabalik mo, Panginoon, ay marami pang mga taong maligtas, Panginoon, naming Ama. Gamitin po ninyo, Diyos, ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga manggagawa, Panginoon, naming Ama, at ang inyo pong mga anak sa kahit sa mga maliliit na paraan na maibahagi, makapagbahagi, Panginoon, ng iyong mga salita, makapag-share, Panginoon, makapag-testify sa aming mga mahal sa buhay, sa pamagitan, Panginoon, ng pagpapaintindi ng mga katotohanan sa Biblia sa bawat isa upang magkaroon po sila ng tunay na kaligtasan. Salamat po, Diyos, sapagkat alam po namin na hindi po masasayang ang mga pagpapagal po namin, Panginoon, at mabibigyan namin kayo ng karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, patuloy po kaming umaasa at nagtitiwala sa kasagutan ng aming pong panalangin. Pagpalain niyo po, Diyos, aming Ama, ang aming pong buhay at ang bawat isa po sa amin, inyo pong mga anak na patuloy na nananalangin, ay patuloy mo rin pong pagpalay ng aming buhay. Ingatan nyo kami, O Diyos, sa aming Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus, sa pangamin sa mga dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.